Mans Cover, samahan niyo po akong i-unbox itong binili kong grass trimmer. Tatanggalin niyo muna yung tornilyo na to. Tapos yung washer niya. Tapos itong pinaka takip niya, no? Good evening po sa inyo lahat, mga Scuba. Kamusta po kayo? Ayan. So for today's video, mga Scuba, samahan niyo po akong i-unbox itong binili kong grass trimmer or mas tinatawag natin sa pangalang grass cutter. Ayan. Pero itong grass cutter na to, mga Scuba, hindi po siya pinapandar ng makina at gasolina, no? So ito po ay maandar dun sa kanyang DC motor at saka yung lithium battery. Kaya napaka-reliable tsaka napaka-convenient nito, mga Katscover, kasi nga hindi na kayo gagamit ng gasolina at ng makina. So ito ay wireless grass trimmer na lithium ion battery yung kanyang power source, ano? Alright, kung kayo po ay may bakuran, mahilig mag-garden, ayan, tamang-tama po ang grass trimmer na ito para sa inyo. Kaya samahan nyo po akong i-unbox at i-assemble itong bagong bili nating grass trimmer. So disclaimer lang po, hindi po ito sponsored, wala po silang binayad dito, no? Bumili tayo nito dahil yung bakuran dito sa bahay ni Ninong ay mahaba na yung damo, no? Nagpapag-grass cutter ako. Mira, oh. Mira. Mira, dito ka, dito. No, nagbabayad ako. Kaya nung masubukan ko, mga ka-discover, itong grass trimmer na ito, actually, nakita ko lang to sa Tita Talingko. Ayan. Kaya napabili ako, mga ka-discover. At para siyempre, hindi tayo laging naghihiram, ano? At dinadala natin dito sa Cayentapa, tapos ibabalik natin sa Pampanga. Alright, so ito siya, mga ka-discover. So magtataka kayo kung paano naging grass cutter to, no? At para may idea kayo kung gaano kalaki yung box niya, 87 cm siya yung kanyang haba, then 17 cm naman yung lapad ng box. Ito, mga Scuba, tip ko lang po, no, kapag nag-order kayo sa Lazada at lalo na kapag medyo pricey na, mag-video po kayo, mga Scuba. Or kahit hindi siya pricey, mga Scuba, para, no, meron po kasing mga ganito na merong nakasulat, ganito, katulad nito, ayan. No video, no return, no refund. Alright? Kaya dapat binibideo nyo yung binibili nyo, mga Scuba. So, ito nga po pala, mga Scuba. Ang price po nito is 1,530. Pero kung binayaran ko lang 1,437, gawa ng ating mga free-free na yan. Ayan, makikita nyo sa ating picture. Alright? So, buksan na natin kung kumpleto ba yung pinadala sa atin. At ang in-order ko, mga Scuba, yung pinaka-malaking watts, ano? So, tatlo kasi ito, mga Scuba. Meron siyang available na 12B, 88B, tsaka yung 188B. So, hindi ko masasabi sa inyo na yon ay volts, ano? Yung 12 volts, pwede mong sabihin 12 volts. Pero yung 88 volts, parang medyo malabo yun. Kasi nga, wala namang 88 volts na ganito lang yung laki ng battery, mga Scuba. Alright? Lalo na yung 188 volts. Pero, base dun sa mga nakita kong review, ayan, kay shoutout kay Glenn S. Ayan. Binuksan niya yung battery, mga Scuba. Makikita nyo dito, 10 yung laman, mga Scuba, dong 188B. No? Kaya 2, 4, 6, 8, 10 yan. Limang magkasunod, ano? Kaya, itong binili ko yung 188B, mga Scuba. Ibig sabihin, mas malaki yung laman ng battery sa loob. Kumpara dun sa 12B na available nito, no? Kasi tatlo lang yung laman nun na battery, mga Scuba. Alright. So, ngayon, mga Scuba, buksan na natin. Ayan, para meron tayong pruweba kung sakaling kulang man yung ating in-order, no? So, let's go! Ayan, so, ayan, mga Scuba, nakasil pa yan, no? Ayan, makikita nyo, silyado yan. Ayan. Ayan. Hindi pa po talaga siya nabuksan, ano? Ayan, silyado yan, mga Scuba, ha? Tsaka dito. So ngayon, dito na natin siya buksan para magamit natin tong bubble wrap na to, no? Alright, so yun, mga Scuba, tignan natin sa loob. Eto na, mga Scuba, bulaga!
Alright, so sa nakikita ko mga ka-discover, kompleto naman yung ating order, no? Ito yung kanyang mga blades. Tapos, ito yung battery niya. So, ito yung pinaka-motor mga ka-discover. Ayan, kompleto naman. So, tingnan natin yung battery mga ka-discover. So, ayan mga ka-discover, yung battery niya legit na malaki, no? Tapos, tingnan natin sa multi-tester natin kung ano yung output voltage nito, no? Ayan, so K1. So, tingnan natin mga ka-discover. Kunin ko lang yung pang-tester ko. So, para makita nyo mga ka-discover yung voltage niya, ayan, dinagay ko sa 20 volts. So, yung positive, dito sa positive. Tapos, mga ka-discover sa negative, no? Tingnan nyo yung output voltage niya. Ayan, so ibig sabihin mga ka-discover, 7.31 volts lang siya. Charge muna natin siya. Ito yung charger niya, no? Tingnan natin kung tataas yung voltage. So, sakto yung kanyang plug, hindi mahirap, no? Hindi siya bilog. Ayan, so pag chinarge natin mga ka-discover, ayan, green yan. So, dapat mag-iiba yung kulay kapag chinarge natin para alam natin na buo yung battery, no? Alright. So, yung mga ka-discover, tumataas yung ating battery, no? Nagkakarga na siya at saka nakared na itong ating adapter. So, yan, tumataas na yung voltage. So, kanina 7.31. So, hayaan muna natin siyang i-charge, mga ka-discover, no? Tapos, tingnan nyo. Ayan, no? Tapos, tingnan natin ito, mga ka-discover, kung ano yung output nito, no? Yung voltage nitong lumalabas sa DC adapter. Kasi, ang nakalagay dito, output niya 21 volts, no? So, testingin natin, mga ka-discover, kung 21 volts nga. Itong kanyang pinaka-chargeran, ano? Ayan. So, positive yung nasa loob, mga ka-discover, tapos negative yung sa labas. Ayan, mga ka-discover. So, yung output nung pinaka-adapter niya, mga ka-discover, 22 volts. Alright? So, tugma dito sa sinasabi niya na output niya, no? Which is 21 volts, mga ka-discover. Okay, so i-charge muna natin to, yung battery, para dumagdag yung karga niya, no? Ayan, so nakikita nyo. So i-charge muna natin siya, mga ka-discover. Alright, yung size ng battery niya, mga ka-discover, para may idea po kayo, no? Ayan, no? Nasa 5cm siya, yung taas niya. Tapos yung haba niya, 11, or nasa 12, lapad niya, nasa 7.5 cm, mga ka-discover. Alright? So ilalabas ko yung mga laman niya, mga ka-discover. So, yung kanyang warranty, yung mga blades, tsaka yung mga tools nasa loob, guide free goggles, handle, protector, at etong pinaka kanyang grass cutter, mga ka-discover. Ayan. Okay, one. Tapos, mga ka-discover, wala nang laman. So, yung haba po nung itong kanyang handle, nasa 85 cm, mga ka-discover. Ayan. Pero dito sa kanyang owner's manual, kaya doon yung mag-stretch nito hanggang 120 cm. Kung 85 mga ka-discover, kaya niya mag-stretch hanggang dito. Ayan. 120. So, mahaba na yan mga ka-discover. So, bale yan po lahat mga ka-discover yung kasama niya sa box. Kasi isang battery lang ang in-order ko, no? Ayan. So, para malaman nyo kung gumagana itong motor, syempre, para maisoli natin kung sakaling hindi siya umaandar, so, i-testing natin siya, mga ka-discover. So, yung paglagay, mga ka-discover, ganito lang, no? Ayan. Ayan, naisalpak ko na. Tapos, kapag tatanggalin nyo, mga ka-discover, dito, ipipress nyo ito, tsaka nyo hihilain. Ayan. Nailagay ko na siya. Tapos, make sure na medyo nakahigpit ng konti ito, no? Para hindi siya lumabas, hindi ito lumipad. Ayan. So, ipipress mo na ito, then hawak tong trigger. Ayan, so mga ka-discover, ayan, no? Alright, so ibig sabihin mga ka-discover, okay yung motor niya, no? So i-charge muna natin yung battery para mas lumakas pa, no? So ngayon, i-assemble na natin siya. Tingnan natin yung mga blades niya, no? Kung ilan, kung sakto ba dun sa kanyang details. Alright, so yung mga ka-discover, nakita nyo, napagana natin yung motor. At mahina lang yung battery, no? Kasi nga, low batt siya nung dumating sa atin, nasa 7 volts lang yung charge niya. So ngayon, mga ka-discover, at ito, meron tayong free goggles, no? Ayan, so ito, nai-stretch ito, mga ka-discover, para humaba, ayan. At para sumakto sa inyo. Ayan.
So, syempre, safety palagi yung ito ng mga gumagawa nito. Tapos, ito, mouse cover, lalagay natin mamaya dun sa grass trimmer para kapag tumalsik yung blade or yung bato, dito lang siya tatama. So, meron po akong nakita na nag-demo nito at mali yung pagkakalagay niya sa grass cutter. So, tignan natin kung kompleto sila mouse cover para mai-message natin dun sa seller, no? Kung sakaling kulang man. Ito yung circular saw, mouse cover, na pang mga sanga-sanga daw. So, gagamitin natin to, testingin natin kung makakaputol nga siya ng mga sanga, mouse cover. Pero, hindi naman yung sobrang laki, no? Ayan. Tapos, ito yung metal blades naman, ayan. Dalawa yung metal blades, kompleto. Plastic blades naman, 5 piraso. Tignan natin kung 5 piraso nga. 5 piraso siya. Ayan. So, kompleto. Tapos, meron na rin siyang tools, mouse cover, ayan, oh. So, meron siyang pang screwdriver, Allen, tsaka meron siyang number 8 siguro to. Ayan, mouse cover number 8 or 9. Tapos, ito mouse cover yung panglalak natin dito mamaya. Ayan, dito yan, oh. I-screw natin dun sa grass trimmer mamaya. Ayan. So, meron na rin siyang screwdriver, oh, di ba? So, kompleto mouse cover. Tapos, ito naman yung kanyang pinaka-guide. Kapag may bato dito sa harapan, tatamaan niya yung bato, hindi tatama dun sa blade kaagad. Alright? Tapos, ito naman mga cover yung pinaka-motor. Ayan, so mamaya i-assemble natin para makita nyo kung paano yung tamang paglagay nung protection niya, no? Tapos, na-i-stretch daw ito mga cover ng 120 cm, no? So, ganyan lang yung haba niya, nasa 85 cm. So, kapag ka gusto mong ihaba mga cover, ito lang, ipupush mo ito na pa-forward. Then, nahaba na siya, no? Ayan, no? Damn! Ayan, so yan yung sagad niya mga cover. Tapos umaba na siya. Tapos dito naman sa motor niya mga cover, di ba nakaganyan yan. Pwede nyo siyang i-press dito. Tapos iangat nyo ng pataas. Ayan. So yan mga cover, oh. Oh. Ayan yung pinakababa. So, depende sa inyo mga cover kung anong position nyo siya ipopesto, no? So, para sa akin, siguro pag ganun na lang. Kasi pagka nag-grass cutter ka na mga cover, ayun, no? Ganyan yung position. Kaya, ganyan na mangyari. So, ilalagay natin ito mga cover paharap. Pag ganito siya, no? Hindi po pa ganun. Patalikod siya mga cover. Ayan. Okay. Meron kasing nag-testing nito, linagay niya paharap. Pag ganun. Kaya nung pinuputol niya yung grass mouse cover, nahirapan siya. I-assemble na natin mga cover. Tanggalin muna natin tong tornilyo niya dito. Ayan, ito yung kanyang pinaka tools, no? Ayan. So, tanggalin nyo yung tornilyo niya. Ayan yung tornilyo niya mga cover. Hindi naman siya 10. Tapos yung washer niya mga cover. Tapos ito mga cover, mapapansin nyo mayroon niyang guide. Para dito yan mga cover, no? Kapag kalinagay nyo yung metal blade or yung plastic blade. Alright, so kapag ka po na-receive nyo na nakaganito siya, tatanggalin nyo muna yung tornilyo na to, tapos yung washer niya, tapos itong pinaka-takip niya, no? Alright, kukunin nyo ito, tapos meron niyang mga groove, no? So itatapat nyo, ayan, for example ito, ayan. So ayan, mga cover, pumasok siya ng paganito, no? Tapos iikot nyo siya, mga cover, no? Ayan, hanggang tumapat siya dun sa pinakabutas. Tsaka nyo ngayon kukunin yung screw na to para mag-lock siya. Tapos gamit itong screwdriver niya, no, nakasama niya, iigpitan nyo ngayon mga cover para hindi siya umikot. No? Nakita nyo, kompleto na siya. Wala na kayong bibilin mga cover. Ayan.
So ipitin nyo lang hanggang sa maigpit na siya. Ayan. Alright. Ayan. So, hindi na yan iikot mga cover. Ngayon, ilalagay na natin tong kanyang pinaka housing. Tapos, itapat nyo lang yung tornilyo, no? Kung paano siya nakatapat dito mga cover. Ayan. Ilalagay nyo lang na ganyan. Ayan, no? Halimbawa, nakaganyan siya. So, titignan nyo kung saan siya malalaglag para, ayun. So, nagpwesto na siya. Ngayon, gagamit tayo ng mga blades dito, no? So, for example natin, ito plastic na ito. So, dito sa mga ganito, wala namang nakalagay kung alin ang iaharap mo. Ang ikot kasi nito, mga ka-discover, pa-clockwise siya, no? Ayan. So, ilalagay natin yan, mga ka-discover, ganyan. Tapos, ilalagay natin tong washer, then itong lock. Tapos, ihigpitan nyo ng tamang higpit lang, mga ka-discover, para hindi masira kagad yung grass trimmer nyo, no? Ayan. So, halimbawa, nahigpitan nyo na mga cover. Tapos, gusto nyo magpalit ng blade. So, tanggalin nyo lang dito. Ayan. Tanggalin nyo lang mga cover. Tapos, for example, itong metal saw ang ilalagay nyo. So, dapat mga cover clockwise yung paikot, ano. So, ganito nyo siya ilalagay. Hindi pa ganun mga cover. Alright. Kasi hindi siya puputol. Dapat, pag ganito nyo siyang ilalagay. Ayan. Tapos, ilalagay nyo to. Tsaka itong lock nya. Ayan. Pag ginaligtad nyo yan, mga cover, ganyan yung ikot nya. So, ito yung mga blade. Kasi pag baligtad nyo linagay, mga cover, hindi siya makakaputol. Kaya ganyan nyo siya ilalagay. Kasi mga cover, kapag ganito nyo siyang linagay, tingnan nyo mga cover ang mangyayari. Ayan. So, ang ikot niya clockwise mga cover, hindi siya makakaputol. Kaya magtataka kayo bakit hindi siya makakaputol. Kasi ang ikot niya clockwise tapos linagay mo yung blade niya pabaligtad. Kasi yung grass cutter na di gasolina, ang ikot nun pa ganun, pa counterclockwise. So, baligtad dito sa ating nabili, ang ikot niya ito clockwise. Alright? Ganito rin mga ka-discover kapag linagay nyo yung sa mga metal blades na iba, no? Paano ito, ano? Ayan, magkukuha tayo ng isa. Ayan. So, ganun lang mga ka-discover. So, ngayon, ite-testing natin tong, no, yung plastic blade. Ayan. Ilalagay na natin tong pinaka-guide niya kapag may bato dito. For example, ito yung bato. Ito yung bato. Kapag tumama siya dito, ayan, masisira yung mga blade natin. Kaya meron siyang protection ng ganito para ito muna yung tatama, hindi yung blade. So, ang paglagay nito mga cover, i-stretch nyo lang to ng ganito, ayan. Para nyo ipapasok dito sa butas na ito. So, ganito lang, oh. Ayan. So, nailagay nyo dito, dito naman sa kabila, sa kabilang butas. Yan. Para kapag ka nag-grass cutter na kayo, mga cover, tatama muna yung guide na to dito sa kung ano man yan, bato, bakal, para maprotektasyon na niya itong blade. Alright? So, ngayon, testingin na natin, mga cover, lagay na natin yung battery. Let's go! Ayan. Ingat lang kayo na wala kayong tatamaan, ano? Ayan. So, para makita nyo sa video, ikot niya clockwise. So ngayon, ipopesto nyo yan kung saan nyo gusto ng pagganyan ba siya, nakapagganyan. Ayan. Alright. Tapos, ito po palang handle mga cover. Hindi nyo na kailangan tanggalin to. At tanggalin nyo lang yung pinaka, ito nya, yung lock nya, no? Ayan mga cover. Ipapasok nyo lang siya dito. Hindi nyo na kailangan padaanin pa dito, no? Or baka tanggalin nyo dito, dito nyo ipasok yung tubo nya. So, ang gagawin nyo lang dyan, ipapasok nyo, ipapress nyo lang na ganito. At depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong position, kung paganyan ba or paganon, no? Pero sa akin, mga cover, paganyan. So, ipapasok nyo lang siya, mga cover, ganito. Yan. Ipasok nyo na siya. Tapos, mga
mask cover pagka ginamit nyo na siya. Ayan, pag ganyan siya. Oh. So, depende sa inyo kung gano'n nyo siya ilalayo or ilalapit. Tapos, tsaka nyo na siya ilalak na mask cover. Ayan. Alright. So, ganun lang siya mga discover. At bukas na natin testingin at maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa pag-unbox at saka pag-assemble nito. So, kita-kita tayo sa testing nito mga discover. Bye-bye.